wash right away. It's a tidal wave. Words of a lie in the story of our time. Let's agree and pretend that you live for today. Today, today's like no other. Ang superpower ko, mangarap. Kapag ako nangangarap, napapabilis ko ang panahon. Kapag ako nangangarap, lumalabas ang natatago kong lakas. Kapag ako nangangarap, nakakaya kong makita ang hinaharap. Pero ang pangarap, di tulad ng superpower na bigla lang natutupad. Kailangan ng pangarap ko ng gagabay at sasabay sa akin para siguradong di ako maiiwan at tuloy-tuloy na suporta anuman ang mangyari. Kaya sa bawat pangarap at patuloy na pagsisikap, kasama at kasabay ko ang FINMA Education na baguhin ang aking kinabukasan. Sa pagtupad ng pangarap, kasama ko ang FINMA Education. Sa atin nakasalalay ang bawat hakbang patungo sa ating pangarap. Ngunit kahit pabago-bago ang mundo, kahit laging hindi sapat ang kakayahan, kahit minsan pakiramdam ko lagi akong kulang, kakayanin ko. Lalo't alam kong may kakampi ako, may kaagapay, na hindi ako nag-iisa. Ano man ang hamon, kahit anong hirap ng pangarap, ang imposible ay kaya. Basta sama-sama.
Kasama ko ang FINMA Education. Nung nalaman kong may RAD na ibibigay yung AU, natuwa po talaga ako kasi mas na-feel ko na walang nali-left behind ng mga estudyante. Talagang pinush nila, nagbigay sila ng effort na gumawa tayo ng ibang paraan para makapagturo pa rin tayo, may matutunan pa rin yung mga bata. Angkop din siya sa mga estudyanteng tulad namin na malayo sa school. Pero yun yun na kahit malayo, talagang matututo ka. Kaya isa rin po yun sa na-motivate na ginawa kong motivation. Kaya pinagpatuloy ko po yung pag-aaral ko. Nung una po talaga, sobrang hirap pong mag-adjust. To the point na talagang sa gabi, naiiyak ka kasi di mo alam yung gagawin mo. Nung medyo nagtagal naman na po, nasanay na tapos nakaya naman po. Lagi ko pong minomotivate yung sarili ko na kailangan maging matyaga ka. Basta may tiyaga ka lang, matututo ka sa sarili mong pamamaraan. At ang gawin mo na lang is balikan mo kung bakit ka nagsimula. Tuloy lang, laban lang. Kahit ano pang profession na gusto mo, maging teacher, police, or nurse, makakamit din yung mga pangarap natin sa buhay. Program will now begin with a prayer. We lift our lives unto you.
Good afternoon, everyone, and thank you for joining us today for the very first session of our FINMA EdDG series. My name is Kate Chavez, and I am a faculty of FINMA University of Iloilo, specifically from the Hospitality and Tourism Management Department. The DG series is an initiative by FINMA Education to engage students and parents about topics na maaaring makatulong sa pang-araw-araw, from academics, finances, or just balancing your school with life, gusto namin ipakita na kasama mo, kasama nyo ang FINMA Education. Here are some few reminders for our audience bago po tayo magsimula. Please make sure that you are on mute for the duration of the session. Kung may mga tanong man kayo, please send it in the chat box or in the comment section on Facebook. We might not be able to answer all the questions in today's session, but we'll do our best to address as many as time permits. Lastly, huwag kalimutan i-share ang inyong experience at learnings dito sa FINMA Education's DG series. Don't forget, please itag nyo kami at gamitin ang ating official hashtag. Hashtag, kasama mo ang FINMA Education. While we would have loved to be together face-to-face para dito, but we want everyone to be safe. This session is being held live on Zoom and on Facebook. So please leave a comment and tell us where you're viewing the DG series from. Ayan, excited na tayo. On to what you've all been waiting for. The first session of our FINMA Education's DG series, ang focus natin ay ang inyong mental health. Specifically, kung papaano tayo pwedeng mag-cope sa mga pressures and stresses na nakukuha ninyo bilang estudyante habang may pandemya pa. Despite being on lockdown since 2020, marami sa atin ang nahihirapan para sa ating new normal. And of course, we have to deal with missing so many friends, experiences, and yung tipong mga what could have been if only may face-to-face classes tayo. Lahat ng yan at iba pa ang pag-uusapan natin ngayon with our first speaker, who is a licensed psychiatrist from the Chinese Medical Hospital and Medical Center and a fellow of the Philippine Psychiatric Association and a mental health expert. He graduated from the University of Santo Tomas, Doctor of Medicine, and is a well-known resource speaker for TV, radio, and online media. Ladies and gentlemen, dear students, please help me welcome Dr. Jerome Go. Joining him is a singer, actor, and social media star who is also an advocate of mental health. He has starred in various TV shows and movies such as Spirits Reawaken in 2018, A Soldier's Heart in 2020, and His Into Her in 2021. Ladies and gentlemen, dear students, please help me welcome Patrick Quiroz. So our discussion for today ay isang kwentuhan session with our audience. And we have few topics we want to talk about. And our audience from both Facebook and Zoom are free to comment in specific questions they may have regarding mental health para mapag-usapan natin ngayong hapon na ito. While waiting and maybe to get the discussion going, maybe we can start with discussing the anxiety students experienced during the pandemic. Hello, good afternoon, Dr. Jerome Go and Patrick. Hello sa inyo.
Hi, hello. Hi, Kate. Good afternoon and nice to meet the both of you. Hi, Patrick. Hi, Kate and Dr. Jerome Melo po. Good afternoon po. Ayan. So, Dr. Jerome ko, I just want to know, totoo po ba na lumalala ang anxiety levels ng mga tao? And bakit po ganun? Well, you know, Kate, it's a very nice question, no, to get everything started. Ang anxiety naman, nandiyan na yan ever since time immemorial. Sino ba naman ang di nakakaranas ng anxiety? You know, preparing for an online event like this, I'm sure I would admit na anxious din ako, no? Kung meet ko yung mga audience na hindi pa natin nakikita in person, nakaka-anxious din yon. Pero anxiety as a disorder is something that is abnormal, okay? So kailangan maliwanagan tayo na ang anxiety ay natural na nararanasan, pero kung ito ay nararanasan ng higit pa doon sa sitwasyon na akma, no, it is already inappropriate, it is already unmanageable, matindi na yung mga symptoms, kahit na wala ng dahilan, nagpapatuloy pa rin yung symptoms, then it becomes a disorder. Now, dahil sa na-expose tayo o nalagay tayo sa isang napaka-extraordinary time tulad ng pandemic na never before did we experience this, or nobody in our lifetime probably experienced it, tumaas talaga ang kaso ng anxiety. Mm-hmm. And Dr. Jerome Go, even just thinking na parang na-anxious ka, parang nagpapanik ka pa. The more that you think about it, the more na nagpapanik ka. But for our students this afternoon, Dr. Jerome Go, paano po ba or ano po ba yung pwede natin gawin para malampasan ito? Oo, alam mo, maganda na you directed the question about children and students kasi hindi naman sila spared from anxiety, no? Yung mga estudyante na suddenly had to adapt to the new platform of study online, di ba? Yung marami sa kanila nakaranas na hindi nila nakikita yung mga teachers, yung kaklase nila. Sometimes yung nagka-cram sila kasi hindi nila alam paano maka-catch up dun sa mga exams, or tulad ng isa kong pasyente na natatakot siya pag nag-e-exam kasi natatakot siya maputol yung internet sa gitna ng exam. Diba? That's, imagine all of the questions from 1 to 80 na sagot mo na tapos biglang naputol yung internet. How do you go back to all of that? Diba? I mean, napaka posible pa rin mangyari ng mga yun. So, children should really understand that, and students for that matter, that we are living in an extraordinary time. No? Yung pandemic, pansamantalang we need to live in a new normal. Pero, I guess what's so good about it is we are also slowly transitioning to a better normal, no? Or a normal that we once knew. And with that in mind, things are looking bright. Well, that's really nice to hear coming from you, Doc, because although we want to process the anxiety or kung ano man yung mga experiences natin ngayon during the pandemic, pero at least if we know that somehow we are getting better, somehow nag-recover na tayo, mas nagiging easier siya, no? And I guess one of the things siguro, Dr. Jerome Go and Patrick, na it's not just the students, kahit tayo, nafe-feel natin yung loneliness kasi we don't get to see our family, we don't get to see our friends, na yung parang routine natin na parang everyday magchichikahan tayo or kung ano man dyan, mag-food trip. Now, definitely, it's valid to be lonely at this time. Tama po ba, Doc? Kaya yung sinabi ko kanina na lahat ng tao nakakaranas ng anxiety, nakakaranas din ng kalungkutan. So the very goal of my personal goal is really to talk about it, to encourage people to talk about it, kasi hindi po abnormal na makaranas ka ng kalungkutan sa panahon ngayon, no? I think we need to talk about it, to reach out to people, to
share common experiences, and most likely we will be able to learn a thing or two from one another, how each other is coping. Minsan yung feeling of association na, oh, hindi lang pala ako yung nalulungkot. Hindi lang pala ako yung dumaranas ng ganito. So how did you cope? What did you do? What's effective for you? Diba? And I also want to ask Patrick about this because, of course, since you are a celebrity, for sure, nag-iba din yung mga processes nyo in terms of working sa taping ninyo, kahit sa mga shoots ninyo. Diba noon, ang dami-dami kahit sino makikita mo. Pero ngayon, is it different nga ba from the old normal to the new normal? Super, super. From my experience po for the first time sa shoot namin, first year ng COVID-19, pangalan pa ng COVID-19. So, yes, tama. It was a coronavirus. So, yes. We started shooting sa bahay namin and I was the one who was setting up the camera and stuff through Zoom meeting lang yun. It was a series, a YouTube series, and it was really new for us, especially kami lang din yung nag-aayos sarili namin. It was a whole different scenario. So, grabe kasi sa shoot namin, pag nandun kami sa set, for example, nung walang COVID pa po noon, ngayon kasi puro lock-in na eh. Lock-in taping for like one whole month, nandun kami, nakalock-in kami doon. So, we don't get to go out and, you know, baka kasi mahawa kami, ganyan. But noong time na yon, nung mag-isa lang po kami, it was... Grabe, naapektuhan talaga yung work namin. But then it was fun. It was something new for us. And it was kind of like an independent thing to do. Kasi syempre, ikaw lang mag-isa nun eh. So it was fun though, but definitely did change a lot of things. For sure, dami ka sobra. Na-learn, Patrick, no? Sobra. From choosing your own outfit to maybe working your makeup. Kasi I've also worked with TV before, and I know kahit yung mga guys meron ding makeup kasi it looks definitely TV, eh. for the series and the movies, yeah, definitely. But yung mga wardrobe namin, the production would do, papadalang kami ng mga damit na susuotin namin through delivery lang ganyan, but then they have to disinfect everything before ma-receive namin. But yeah, definitely ang daming hassle, but then it all worked out naman with the help of each other, with the production, the management, the group. Kailangan talaga eh. But it was fun. Thanks, Patrick. So see, it's really true na it takes a village. And medyo naging hassle, pero mas may natutunan tayo na mas mahabang process, pero at least safe tayong lahat, di ba? But I have here a question from our audience. What is the difference between sadness and depression? Kasi we always get to hear all of these words eh. These are the keywords natin sa panahon ngayon. So what is the difference from sadness and depression? Sadness is a feeling, diba? Kung naalala ninyo yung movie na Inside Out, diba? There's joy, there's anger, there's sadness. This is a normal human emotion that we all go through. We get sad once in a while. But sadness is a feeling that is supposed to be transitory or transient. Sandali lang, panandalian. Pwede kang maging masaya pagkatapos mo malungkot, at yun naman ang goal natin lagi, no? Ang feeling kasi ng tao ay merong sad, neutral, and happy. Hindi naman tayo laging happy, hindi rin tayo laging sad. Most of the time, nandun tayo sa neutral or euthymic in scientific word. Now, depression has become used very loosely because a lot of people are learning more about mental health. Sometimes nagagamit nila yung word na depression as tantamount to sadness. Pero depression is really as a disorder or a clinical depression, meaning meron talagang pagpapatuloy, pervasive, no? At persistent. So ang pagkakaiba niya sa sadness is meron pa siyang iba't ibang mga criteria o iba't ibang mga sintomas para pumasok dun sa criteria that will make a person diagnosed as clinically depressed. So kahit na hainan mo na siya ng paborito niyang ulam, araw-araw, wala pa rin siyang gana kumain, kahit na pagod na siya, hindi siya makatulog, or kahit na meron siyang trabaho kinabukasan, may taping, hindi niya magkumpanan yung obligasyon niya. At minsan,
yung mga malalang situations, nakakaisip sila ng mga self-harm or negative thoughts such as suicidal thoughts, no? So yan ay isa sa mga pinaka mahalagang pinag-uusapan, at minsan natatakot yung ibang magtanong, pero part yan ang diagnosis of clinical depression. Mm-hmm. Pero Doc, for sure everybody wants to hear, when do we know when to go to get professional help? Kasi, diba, sometimes we get to, parang ginigage natin, ano po ba? Am I just sad? Am I depressed? Am I just going through something? Or, kailangan ko na talagang pumunta sa doctor na yun? Or, I need help now? Well, I think very important for us is to be able to know ourselves first, no? Kung alam natin na nahihirapan na tayo, there are certain life activities that we are no longer able to do or unable to perform, no? For example, hindi na tayo nakakapasok sa trabaho, hindi na tayo nakaka-concentrate, then it's best for us to consult. Wala namang mawawala eh, di ba? Mas maganda na meron tayo naka-consult na professional. Sometimes hindi natin makuha yung support system from friends and family, then we go to a professional who could give us some guidance. Minsan, mas mahirap lang kapag hindi nakare-recognize nung taong mismo, yung pasyente, na merong nagbago sa kanya. So, yeah. Kasi madalas din yun. So, if a person is not able to distinguish the change in his personality or behavior, then sometimes we have to listen to other people for their advice, no? Na I think you need to seek a professional help already. Kasi sa ibang bansa, lalo na sa West, seeking mental health support or yung mga psychiatric consult or psychologist consult for that matter is already a lifestyle, no? Like, I'm having a bad day, nakaaway ko yung colleague ko, napagalitan ako ng boss ko, I'm gonna see my psychiatrist. Then that already is a norm in other countries. Dito, it's starting to be more and more accepted. Mm-hmm. And I do hope that with this FinmaEd DG series, and first na topic talaga yung mental health, I hope this can promote na to our students, because sometimes yung hindrance doon is natatakot sila to ask for help. So please, please do not be scared, because asking for help is the best way to help yourself. Tama? And tama naman, Patrick, diba, yung sabi nila na check on your friends. Kasi you'll never know, baka ikaw mismo yung hindi kaya. So it's nice to have friends and mentors na are very observant. Kasi makikita nila, parang may difference sa'yo ah. Parang ganito. So, does that also happen sa ano, Patrick? Sa mga ka-celebrity mo, do you guys look out for each other? Yes, definitely. Yung mga, since may mga co-workers po ako sa showbiz, may mga nagiging close talaga ako sa ka-work ko. Definitely, we ask each other kung kamusta ka, how you doing, especially sa work namin, super it's not easy eh, kasi syempre memorizing of script, characterization, lots of things, sobrang dami. So sometimes sabay-sabay pa yan, different kind of series, movies, sabay-sabay yan in like a whole week, tuloy-tuloy, minsan walang tulog, ganyan. Wow. Minsan ano, parang there was this one time din na share ko na lang din dito, na please. Parang hindi ko na kaya, na parang I was this close of giving up. But then, my family were there for me. I talked to my mama, sabi ko, ma, napapagod na ako. I'm still new rin naman po kasi sa show business, and yes, never have thought na ganito pala talaga kahirap yung ano. But then I'm having fun at the same time, but then nakakaubos siya eh. Na, it's exhausting, to be honest. But then it's fun, but yung mga friends ko, nakakamustahan kami. Kamusta ka? Ganyan, mabuti. Tapos sometimes we go out kapag may free day kami. You know, nagpapahangin, parang mabawi lang yung ano, matanggal lang yung stress, just you know, to have fun for a little moment, like with your co-actors, co-leads, co-workers. Definitely, wow. Helping though, to be honest. Yeah, thank you, Patrick, for sharing with us, because I think Dr. Jerome will agree with me na when we see celebrities, akala natin hindi sila nagiging vulnerable sa mga ganitong bagay. But thank you, Patrick, because you've shared your experience. At least malaman ng mga Finmanians natin na
even celebrities like you who are hardworking, who loves your job, who has the family and friends, nagiging weak din minsan, nagiging vulnerable, all right? We experience everything. Kasi nga, human din tayong lahat, di ba? Nobody's right. Perfect. So, speaking of focus, kasi na-mention mo yung focus, I guess anybody could answer this. How can we, or first, maybe we can talk to Dr. Jerome. How do we focus kaya? How do we improve our focus? Maybe we can start first with Patrick kasi let's see if Doc can go back. All right. So Patrick, question lang. So ano ba yung process? If bibigyan ka ng ano, ng script, and then how do you go about your script? How do you focus yourself? Kasi nga, di ba, sometimes challenging pag nasa bahay ka. Nandiyan si mommy, nandiyan definitely. Si daddy, sister and brothers, or kung sino man dyan. Yeah. Hey, can we do this? Can we do that? Can we right. play Xbox or whatever? How right. do you focus sa mga scripts mo? Siguro one thing po na talagang baka pag-focus ka sa isang bagay is that the first thing you have to do is to be committed. Talagang kailangan na committed ka sa ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, kailangan comfortable ka, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Kasi if not, parang mahihirapan ka po eh. Parang pinipilit mo lang yung sarili mo na gawin yung magandang bagay. And for me, acting and singing is one of the things that talagang nagpapatuloy sa akin, that really inspires me to keep going sa buhay. And one thing is, to be committed talaga eh. And you ignore people, especially sa show business po. Maraming bashers, maraming hate comments that you will receive, you know. The first year po nung I was in show business, it was really hard to, you know, to stay focused din. Especially, hindi rin ako sanay sa mga ganung mga, may mga nagbabato ng mga hate comments, nagko-comment sa mga public socials ko. But then after some time, I got used to it. Hindi ko na siya pinapansin. So parang siguro Patrick, what matters is that yung mga sinasabi nila hindi totoo, tama? Definitely. Yes. Hindi ka magpapa-apekto. Hindi ka talaga dapat magpa-apekto. You keep focus on what you're doing and kung paano ka mag-i-improve palalo. And for me, I take it as a ako sa, to be honest, ngayon yung mga hate comments, wala na talaga akong ano pakialam doon sa mga ganun. Kasi I know na mas marami namang nagmamahal sa akin eh. Ako, ayun yung iniisip ko na lang lagi, na mas maraming nagmamahal sa akin kaysa mga hindi nagmamahal sa akin. And for me, the important thing is that, you know, you stay focused, you stay grounded, and you do your work as how it should be done talaga. Thank you, Patrick. Thank you. Kasi, Doc, I asked Patrick if how can we improve our focus? Kasi nga, maraming factors pag nasa bahay ka, Doc, eh. Siyempre, iba pag nasa work ka, di ba? Yung mga disturbances mo, puro yung workmates mo. Pero, pag nasa bahay ka, if you're working, pero you have your family, you have your cousins, your relatives, nagugulo sa'yo, or yung even just as simple as yung house chores. Kasi nga, you still have to do it while working. So you're balancing both. Now the question is, how can we focus? Kasi even up to now, we still have students who are struggling with focusing on what to do first. Yeah. Ako, ay ini-encourage ko yung mga students na magkaroon talaga ng isang designated study area. No? Parang even though we are studying or working from home, studying online, meron ka pa rin gagawing isang structure na parang you're going to a class or you're going to work talaga. So kunyari, meron isang table, itong table na to, dito talaga ako nag-aaral or dito ako gagawa ng mga assignment, dito ako magbabasa ng mga libro. Kasi kailangan makondition din yung utak natin na doon ako nag-aaral, no? So you have to find a spot in your house na komportable kang mag-aral, hindi ka maiingayan, hindi ka basta-basta madidistorbo. Tulad nung isa kong estudyante na pasyente, meron kaming isang ginawang parang kapag nag-aaral siya, meron siyang isang note sa pintuan na study time. Ganun. Do not disturb. Okay. Kasi ina-anticipate lang niya na pagtanghali, kakatok, kakain, ganyan. Yes. So minsan meron na siyang mga notes as a form of communication, no?
tama yung binanggit mo, Kate, na nawawala na kasi yung healthy space, no? Yung healthy space ang tawag doon. Na dati-dati, pag pumasok ng eskwela ang mga estudyante, sa bahay, walang tao ng ilang oras, di ba? Hanggang uuwi na lang ulit yung mga estudyante. Pero ngayon, medyo halo-halo kasi. No? So, importante na yung mind natin ay nakakondisyon na, ay, pag pumunta ako sa table na to, mag-aaral ako. Ganun din, na pag umalis na ako sa table na to, ay tapos na yung study time ko for today. That I'm going to bond with my family, I'm going to do some house chores, I'm going to unwind already. So, napakahalaga, no? Ini-encourage ko yun para makondisyon yung mind. Kasi di tulad dati, if you remember, tayong lahat, pagpapasok tayo ng eskwela, papasok tayo ng opisina, nasa daan, nasa kalsada, kinokondisyon na natin yung mind natin na, ay, ngayong araw may meeting ako, ngayong araw may exam ako. So, tumatakbo na sa utak mo yung gagawin mo habang nasa daan ka pa palang papunta ng opisina at eskwela. Pero ngayon kasi nawala yun eh, di ba? Kasi pagbangon pa lang ng estudyante, katabi na niya yung libro, katabi na niya yung lamesa. Yes. Or so, even pag-open ng phone, trabaho yes. na lahat. Yes. Yes. So, it's very important pa rin na gumawa siya ng ganong sistema. Kahit na nasa bahay lang, ay mag-aalmusal ka muna bago ka pumasok sa class. You still have to take a bath. Well, you know, hindi na nila kailangan mag-uniform. Pero, you know, just to prepare yourself. Diba? Yes. And that's a psychological preparation in order for you to be ready for the tasks of the day. Actually, Doc, since you've mentioned it, wearing the uniform can probably help you. Like, you know, put yourself na, hey, I'm wearing my uniform, so I have to be a student right now. I have to focus on my class. And thank you, kasi at least yung mga students na nanonood sa atin ngayon will learn na, hey, ma, pa, or nay, tatay, please, yung area na to, akin lang to. Ito yung office ko for work or for school. So, thank you, Doc. And thank you also, Patrick. Now, we have another question from the audience. Ito yung, ano niya, yung sinend niya talaga. I'm scared to go out now that the cities are starting to open up again. How do I deal with this fear? Kasi nga, Doc and Patrick, yung first few months natin, since the pandemic started, we had to go into, of course, hiding sa bahay. Kasi yung pinaka-safe space natin, yung bahay eh. And now, na nakapag-adjust na tayo, safe na tayo sa bahay, para it's so hard to go out na naman. So Doc, how do we deal with this? Well, you know, there's a lot of adjustments really, di ba? Pero yan nga yung kagandahan, us being the highest form of living organisms. As humans, we have the ability to adapt. Mm-hmm. As we adapted before, we are still adapting right now. And that change is the only constant thing. So, true. Sa palagay ko, maraming tao ang naging komportable ng manatili sa bahay, ayaw na lang lumabas, or for them, for some, kung hindi kinakailangan, we'll stay home, no? That's not bad, and that's not wrong. I think what's important is for us to just remember na, ano ba yung normal? Yung normal is carefree ako dati. Pag inaya ako ng barkada ko, lumabas, labas ako. Kaya kong lumabas nang hindi ako naiilang. So, if you are experiencing that, the best form of approach is to desensitize yourself slowly, no? So, it's called exposure therapy. Siguro, kung ayaw mong lumabas ng, magpunta ng mall lang Saturday, Sunday, dahil mas maraming tao, maybe you can go on a weekday or a weeknight. Maybe you can go to a open space first, like there are certain areas around Metro na hindi naman confined inside a mall, di ba? May mga open spaces naman tayo. So I guess slowly, no? At your pace. Pero tatandaan natin na pansamantala tayong nanatili sa bahay because that was what was recommended. Pero right now, wala nang ganung recommendation. Even alert levels are already decreased. So we also have to adapt to the times because our behavior should be a reflection of what's happening around us. Mm-hmm. Now, Patrick, I know you're busy pag nag-work ka na, pag nag-taping ka na. Pero na-experience mo din ba na parang ang hirap pumunta ng isang lugar kasi you're so used to being safe kung saan ka man ngayon? Right, definitely. Opo. Sometimes, even kasi I live with my grandma lang, so yes, it's okay. Really hard, you know, to sometimes tawagin pa namin yung mga causes namin to go out to buy groceries and stuff to help us with the house chores and stuff. But then
sobrang definitely naapektuhan talaga yung paglabas namin, especially sa shoot din namin. Meron kami ring series na ano, and sa lock-in taping namin, sobrang nakakatakot kasi hindi mo alam eh. It's basically an invisible thing that could kill you anytime, di ba? Na parang it's a traumatic and traumatic experience, especially sa family namin. Since my grandfather died from COVID-19, and we're really sensitive about, you know, COVID talaga, and especially with my whole family. So we take it seriously. We take it as we follow really instructions, you know, when we go out, especially my cousins. And sobrang naapektuhan din talaga yung buong family ko with COVID-19. And I hope it ends though soon. We hope so too. Ganyan din yung prayers namin. But we are really sorry for the passing of your grandfather. I hope you're safe now together with your grandma there. I know she's there katabi mo lang. So this time, Patrick, may nag-send talaga na this question is for you talaga. Patrick, how can I boost my confidence daw? Kasi nga syempre, medyo with the fear and the virus na nandyan sa palibot natin, sometimes nakakalimutan na natin na maging confident. So how do we do that? How do you do that? Confidence like going out, like in general. For me, confidence in anything, maybe as a singer, as an artist, or even just In general. Yes, in general lang. Sometimes you just, you know, don't give a crap about like people around you. If you feel like going out, you can go out, diba? Basta you know you're safe and you're doing what you need to do and you have to do. Sometimes kasi may mga times din ako na parang I feel like I look like crap sometimes. Sometimes going out, diba? Like dressing up, especially I'm a public figure, so every time you have to look presentable, ganyan. But sometimes I go out with shorts and sando, you know, go out with my cousins, punta kami ng mall, and ako I'm so open with like, you know, like I'm open-minded talaga and independent ako kasi I came from the States also. So doon sa States, wala talagang pakialaman nandun. You know, you go out, makilala ka sa labas, you're wearing a short, a sandals, just, you don't give a crap about like what people would think about you. It's just, you gotta get used to it and you just gotta accept the fact na may mga ganito talagang tao. And, you know, you do you, definitely. Ang ganda kasi sabi ni Doc kanina, the best thing is to know yourself. So, as we can see right now, that's why you're so confident, Patrick, because you really know yourself. So to all our students, the first thing is really knowing yourself. Siguro, I don't know, maybe we can do journal or what, or take a video of yourself speaking or maybe singing para malaman nyo kung anong kaya nyo. But Dr. Jerome, may humabol pa ng question na, paano ko po malalaman if I am mentally unwell? Kasi kanina we also discussed that. Pero paano ko malalaman if I am mentally unwell? That's the question for you, Doc. Doc, please unmute. Oh, sorry. Yes. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, sorry. One of the most common reasons why patients come to us would be change in behavior. No, so it can be an observed behavior by other people or sarili niya mismo nasasabi niya na hindi ko na nagagawa yung dati kong ginagawa. No, dati ako masayahin, bigla ako naging maiinitin ng ulo, dati nakakapasok ako sa trabaho, ngayon hindi na ako nakakapasok sa trabaho. So if a person is able to recognize, or if somebody will be able to point out to you consistently, yung mga tao sa paligid mo na, you know, people who care about you will say, I think there's something about you that needs to be looked into by a professional, then that's the very big sign. No? Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, hindi naman natin laging nare-recognize sa sarili natin na may nagbago. Eh, diba? So kailangan din natin humanap ng mga taong pagkakatiwalaan natin na may malasakit, at yun ang magbibigay sa atin ng kamulatan, no, understanding that there really is a change. Kaya as a psychiatrist,
This is my standard procedure. I don't only talk to the patient, but I also talk to the relative, no? Because especially for an initial consult, kasi napakahalaga na nakukuha mo rin yung reliable informant kung ano yung naoobserbahan ng kamag-anak dun sa pasyente. Okay? So I guess these are not just the patient's own account of the story, but you also have to gather information from reliable informant like the husband, the wife, the children, the parents. So I think those are the parameters. Changes in behavior, limitation in normal activities like dati niyang nagagawa, hindi niya nagagawa, ugali, personality, and mood. Mm-hmm. Well, I hope nag-take note ng ang ating sender ng question kasi sometimes nawawala tayo kung ano po ba yung tamang gagawin. So, we have here another question for you, Doc. I guess this is in relation to speaking up. Hello po, nahihiya po ako to open up about this one, about how can I open up my mental health issues to my family and friends. Natatakot lang kasi po ako na baka mas magiging negative lang yung magiging reaction nila po. Especially yeah. To those na who are not really aware of what is what it means pag sinabi nating mental health. Yeah, talagang mataas pa ang stigma, no? I think that goes to be true for a lot of people. In fact, I have a study that says 8 out of 10 people are unable to see a psychiatrist because of the stigma that they face. Takot silang ma-judge, takot silang makita dun sa clinic at iisipin na baka, you know, they're cuckoo or they have a mental health problem. Yes. Pero ngayon, siguro yan din ang kaibutihan dahil nagkakaroon na tayo ng online platform teleconsultation wherein the patient no longer needs to come to the clinic but just make an appointment online and a virtual consult can already suffice. Now, I would tell that person who sent that question na, you have to respect that you are at your own pace. Walang pilitan. Even though I encourage you to talk about your mental health issues, but if you're not yet emotionally and mentally ready, you can have your safe space. Hindi mo kailangan ma-pressure na mag-open up sa mga kaibigan. Kasi kapag hindi ka pa sure or you're not certain about the information that you will share with other people, then you can always look for other options like professionals. I think that's the beauty of consulting a psychiatrist because your secrets are safe with us. Everything is confidential. Hindi naman yan maririnig mo na kinento. Unlike kunyari pag friends na, yes. You know, today magkaibigan kayo, next week magkaaway kayo, natatakot ka na baka makwento niya yung mga secrets mo. That's the art of psychiatry, no? That there's always the clause of confidentiality so that the patient will be able to open up the innermost fears, secrets, fantasies, and desires. Mm-hmm. So ayan ha sa ating mga students kasi I have a great feeling na to Dr. Jerome and Patrick na yung mga students natin they don't want to speak up kasi nga natatakot sila na ay lalabas kung ano man yung story nila. So ayan, narinig nyo na from our doctor himself. So when you go to a doctor, there is a doctor-patient confidentiality na hindi talaga isi-share kahit to other doctors. Tama po ba, Dr. Jerome? Yes. And I really like what Dr. Jerome said, that it's the art of, you know, being a psychiatrist na hindi talaga, it's really confidential. I really like that. Yes, that's so true. But that's also the joke, no? May running joke na kami mga doctor kasi pag nasa parties, you know, maririnig mo, oh, yan yung doctor ko, yan yung nagpaanak sa akin, yan yung doctor ng mga anak ko, ganyan. Pero walang lumalapit sa akin. Nobody acknowledges that. parang wala akong pasyente dito, pero kaya pag nasa party, I wait for people to come to me. I don't usually approach them, no? Because sometimes there are people who are not so comfortable to talk about, you know, I'm consulting a psychiatrist. And I respect that, no? For me,
if the person will identify herself or himself as my patient, then so be it. But I'm not the type who will, you know, talk about, oh, it's ganito, ganito. It's not, it doesn't happen for us. So yun lang din ang downside namin siguro kasi we cannot identify our patients in public. Yes. So, naghihintay ka lang pala palagi, Doc, na mag-say hi sila. Hi, Doc Jerome! He's my doctor! Parang ganon. Pero at least, finally, we can say to ourselves na, ayan, pwede pala. Kasi if we cannot talk to our friends and family or anyone, at least we can have our psychiatrist who can help us professionally and with confidence na hindi ito lalabas kahit kanino. We have another question, but I know medyo na answer na to ni Doc, but how should we address our mental health issues healthily? So may keyword pa doon. How do we address our mental health issues healthily? Kasi tama no, parang sometimes nagiging toxic din. How we deal with it? Yes. Oo. I like that question because it brings us to the topic of coping mechanisms. No? Lahat tayo may iba't ibang coping mechanisms. May mga tao pag nalulungkot, dinedevote yung oras sa pagtatrabaho na lang para doon siya makakakuha ng motivation, which is good. That's called sublimation. No? May mga tao, siguro si Patrick, when life gets hard, I lift. Yung mga nag-gym, di ba? Pag galit na galit, sige, doon na lang sila nagpupunta sa gym, mabubuhat na lang sila. Uh-huh. But there are also those who have unhealthy coping styles, like those who get into addictions. No? There will be those who will go into vices, resort to alcoholism, smoking, etc. and etc. So I think that's a very important topic to talk about because yung recognition of healthy coping styles, like I will take care of myself, I will eat healthy, I will sleep healthy, even though I have all of these problems, I will still not neglect my hygiene, I will still socialize with people. Yun yung mga bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Mm-hmm. So it's valid to feel the emotions dahil you are in a situation na mabigat and challenging, but do not let yourself go down dahil ayaw mo na sa life, ayaw mo nang maligo, ayaw mo nang kumain. So we still do our routines. It's just that we have to process properly our feelings and kung ano man yung challenges natin. I don't know, I haven't been to a psychiatrist, but there is a question, paano po if di namin ma-afford ang isang psychiatrist? Because as we all know, when we talk about going to professionals, of course, meron talagang mga fees yan. Yeah, I would like to share to the public that the Philippine Mental Health Law is now a law, no? So it's now approved by the Congress. It's RA 11036. At dahil dito, lumaganap na ang mga mental health services. In fact, all hospitals are supposed to have a mental health specialist. Ganun man, marami din pong programa ang mga NGO at ang mga government, no? For the propagation of mental health in the Philippines. I am aware that Philippine General Hospital, being a public hospital, has mental health services. From the institution where I finished, UERM, meron din silang charity division for mental health. Meron din tayo, of course, the mental health institution in the Philippines, the National Center for Mental Health, that offers free mental health services. I also remember that there's one, I don't know if I can say this, but I know VP Lenny Robredo also came up with a program where psychiatrists volunteered to be part of her campaign, no? Kasi it's from the office of the vice president. There's also a lot of NGO like the Natasha Goldborn hotline that they can call. There's Philippine Mental Health Association. So all of these are going to be available only if you check out the umbrella organization of psychiatrists at the Philippine Psychiatric Association website. You can check it out because marami naman po tayo inilulunsad na mga mental health services that are available for free. No, you just have to avail of them.
Ayan. And of course, Dr. Jerome, go for sure. Some students are wondering na, if what if they want to go to you? How can they reach you? Yes, I am very active in social media. So you can see me in my Instagram, my Facebook account. Hindi na ako nakahabol kay, ano, sa TikTok. Yes. Kay Patrick. sorry, I stopped at Instagram. So, yeah. Well, I have my page and Facebook, so you can reach me. You can also reach my clinic at Chinese General Hospital. I'm affiliated with a few other hospitals, pero my clinic for now is in Chinese Gen. Dito yung face-to-face. I'm here right now. No? Sorry, ah, kasi I'm in the middle of my clinic. Dito yung face-to-face clinic. For those who find it far, I also have patients who are living outside Manila. An online consult is available. You only have to reach this number. Yeah. 0917-897-1866. I'll say that again. 0917-897-1866. So you can text, get an appointment, and let's talk about your mental health. Right. And of course, before we end our discussion this afternoon, I would like to, of course, give you the chance to give your message to our students from all over FINMA, different schools, because one of the things that we are really proud of when we say, when you're in FINMA, sasamahan talaga namin kayo. Whether you're a student, you're a teacher, or you're a mere employee in the administration, you are part of the family. And pagsasamahan ka namin, we also want to give you the platforms to understand life better and see that life is really beautiful. So this afternoon, we're just so glad that you, Dr. Jerome Go and Patrick, you're both here to share with us your experiences, your expertise. What's your message to all of our students and faculty who are tuning in right now to our live? Sorry, ako ba? Ako muna. Sure, Patrick, you can go ahead. Okay, sige, sige. For me, my message to the people watching right now and sa mga nakakapanood nito ngayon is that if you're going through something, kapag kailangan mong iiyak, iyak mo lang. Keep going hanggang sa maubos yung luha mo, hanggang sa wala ka nang ma-feel na pain. You just gotta keep it out talaga. Kailangan mong ilabas eh. For me, that's from my experience talaga. When I was going through something like a lot of things, depression or episode ng anxiety, niiyak ko lang eh. And then especially one thing din na really help is, you know, talking to close friends and families to open up to them. Ang sarap lang sa feeling no after a conversation, that buong conversation nyo, after that, ang ganda ng pakiramdam mo. I don't know, it's something like a magical thing, pero ganun talaga yung feeling kapag nag-open up kayo. And especially one thing for me from experience also is prayer. Say a prayer. Keep praying. And definitely would, goosebumps ako. Definitely would, it really helped. Ako from my experience talaga, a prayer, talking to people, your family, close friends, and you just gotta, kung kailangan mo iyak-iyak mo, there's nothing wrong with it. And I feel like it would really help you to go through that successfully and hopefully nang maayos talaga. And ayun, just love yourself and keep going. Laban lang. And Patrick, don't forget, where can we follow you? Kasi nga, yung mga students natin, for sure, they're going to watch you, they're going to check your pages and everything. Please remind us. Yes, definitely my socials on my IG and Twitter. You guys can follow me on Patrick Quiroz _. And subaybayin nyo rin ako singaling March 5, Grand Finals. So, hopefully yes. We get that window. Ay, panalo na yan. Okay. So Patrick, thank you very much for sharing your experiences, thank you. For showing our students that kahit you, a star, a celebrity, a singer, everything, you go through things in life also. So thank you because that is already a gift. Your sharing is already a gift. Salamat. Maraming thank salamat sa iyo. Thank you so much. Thank you also, FINMA, for having me here. Yes, of course. And of course, again, this is just the start of our FINMA EdTeach series. Again, Dr. Jerome Go, your last message to our students and faculty and staff of FINMA.
Well, to everybody in FINMA, thank you for having me. I'd like to just tell you that lahat ng nararamdaman ninyo, kalungkutan, problema, struggles, lahat yan valid. Nagagalit tayo minsan, nalulungkot tayo minsan, lahat yan totoo. No? Normal namang nararamdaman yan. Pero sometimes, kapag hindi na natin kinakaya, ang kailangan natin is humanap ng tulong. At help is available. There are doctors who are willing to help you. Sometimes, we can just distress first instead of going straight to the doctor. That also works. Kanya-kanya tayo ng effective coping mechanism. No? Kapag tayo may sakit sa buto, let's go to an orthopedic doctor. Pag may sakit sa puso, let's go to a cardiologist. Pero when it comes to mental health, huwag kayong matakot mag-atubili, pumunta sa isang psychiatrist because we are here to help you. We are trained to take care of your heart, your mind, and help you live your life at its best. Remember, health is now defined by the World Health Organization as a state of wellness in mind, body, and overall holistic care. So hindi tayo magiging malusog kung katawan lang natin ang malusog. Kailangan may malusog din tayong damdamin at kaisipan. There's no health without mental health. So I hope everybody will take that as a reminder that we take care of ourselves, we can always find help, and health is wealth. Dr. Jerome Go, thank you very much for sharing with us your expertise. Ang dami mong natulungan this afternoon. And I know for sure na mas marami ka pang matutulungan. I hope I can get to work with you again. If not, maybe we can chit-chat soon. So maraming salamat, Patrick Quiroz and Dr. Jerome Go. Ayan, follow nyo na silang dalawa para updated kayo palagi. At dyan po nagtatapos ang ating first ever FINMA Education DG Series. Again, salamat sa ating mga guests, Dr. Jerome Go and Patrick Quiroz, for sharing your time and expertise. Sigurado po maraming natutunan ang mga estudyante sa inyong lahat or sa inyong dalawa. So guys, mga students, ating FINMA family, kapit lang talaga tayo at huwag tayong mahiya na humingi ng tulong. This is not to say na we are weak. Dahil tao lang din naman tayo. May limitasyon din tayo. At maraming nakaabang na tumulong sa atin pag hindi na natin kaya. Sa FINMA Education mismo, madaming handang tumulong. May CSDL, kayong mga estudyante, o Central Student Development and Leadership, kung saan may mga activities ang lahat ng FINMA Education students para mapag-usapan ang aming mga problema or ang inyong mga problema sa school man or sa family. We have our very supportive teachers who are ready and willing to help you with your lessons and coping with our stresses na we get from our school. Now, meron din po tayong health centers na partner ng FINMA Education. This is the best news kasi yung mga estudyante natin maaring makausap ng isang mental health professional for free. So if, as you can see right now on the screen, it's being flashed, National Center for Mental Health Crisis Online, we have a toll-free landline number, Globe numbers, and Smart numbers that you can call. Alright, so just screenshot this para meron kayong copy. Right? And of course, FINMA Education makes sure na lahat ng estudyante ang nagagabayan at nasusuportahan sa lahat ng bagay tulad ng mental health wellness dahil kasama natin palagi ang FINMA Ed patungo sa ating mga pangarap. Ladies and gentlemen, to our dear students, abangan ang susunod na event sa FINMA Ed DG Series. Ayan, and this time, para naman ito sa mga nanay at tatay natin. On March 9, pag-usapan naman natin kung gaano ka-importante ang physical wellness. Kasama sina Aubrey Miles and Troy Montero. That is right. Tama po ang nakikita niyo right now para ito sa mga nanay at tatay natin. Pero kung gusto ninyo pa rin na sumali, pwedeng-pwede rin naman po. Huwag lang kalimutan na mag-sign up para ma-include kayo. You can share our post on social media or tag your friends, classmates, or family members na sumali sa ating FINMA Education DG Series. Ladies and gentlemen,
that ends our event. I am Kate Chavez from FINMA University of Iloilo, specifically from the Hospitality and Tourism Management Department. And huwag kalimutan mag-post tungkol sa mental health wellness event natin at itag kami sa Facebook, Instagram, o di kaya'y TikTok, like what Doc Jerome and Patrick said, para makita rin namin ang inyong experience dito. Again, don't forget to use our official hashtag, hashtag kasama mo ang FINMA Education. See you all next week! Sasamahan kita. Sasamahan kita. Mimithi, inaasam, pangarap na walang hanggan. Bawat ngiti, nagniningning, magsisilbing liwanag sa dilim. Tatanaw mo ba? Maaabot mo ba? Tanong sa bawat bukas, masasagot mo na. Mahaba man ang daan, madami man niyang hadlang, huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Buksan ng kinabukasan, tuklasin ng kayamanan ng puso. Nakaraan, ayusin natin ang daan. Ano man ang humadlang, gamitin ang iyong lakas para maiangat ang iyong antas. Mula sa baba, ngayon nasa taas. Kinang ng puso iyong ilabas. Kami aalalay iyong kaagapay. Sa bawat hakbang meron ka ng karamay. Hanggang sa tagumpay, ika'y magtatagumpay. Ang imposible ay kaya, basta't sama-sama. Kaya huwag mag-alala, sasamahan kita. Buksan ng kinabukasan, tuklasin ng kayamanan ng puso. Lumalaban bawat hakbang patungo sa na mawawala sa sama.